Pag-usapan natin mga idol ngayon ang iilan sa mga naging transactions nitong LA Lakers, no? At baka umasa kayo sa kanila kaya uunahan na natin. May mga kinuha kasi silang players pero binitawan din agad nila and probably ang iba nating babanggitin dito ay bibitawan din eventually. Tulad nitong si Vincent Valerio Bodon. Kinuha to ng Lakers noong September 4 lang. Tapos kinabukasan, binitawan din nila. Player na nga rin to ng Lakers si Valerio Bodon last season pa. Well, hindi sa Lakers talaga kundi sa South Bay Lakers, ang G League affiliate team nitong LA Lakers. At nag-average po ito si Valerio Bodon ng 5.1 points, 2.8 rebounds and 1.1 assists per game para nga po sa South Bay. So alam nyo na kagad kung ano ang plano nitong Lakers, mga idol. Pinapirma nila si Valerio Bodon, sabay binitawan din, hindi dahil nantitrip lang sila, no, kundi gusto nilang kunin si Valerio Bodon sa kanilang G League team na South Bay Lakers nga. Naka-exhibit din kasi ang kontrata niya in which kapag binitawan ka ng Lakers, magkakaroon ka ng extra incentive kapag pumirma ka sa G League affiliate team nila. So kung player ka naman na hindi mangingibang bansa, edi stay put ka na lang sa G League team na yon kasi may extra pera ka pa na aabot ng $75,000 o sa pera natin nasa 4.1 million pesos. Yun ay kung tatagal ka hanggang 60 days sa team na iyon. Not bad na rin para sa isang G-leaguer, di ba? Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyong mag-register ay click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Next natin ay itong si Alex Fudge. Naging two-way contract player din to ng LA. Binitawan siya ng Lakers tapos pumirma sa Dallas Mavericks ng two-way contract din. Sabay nitong offseason ay inechapwera. Balik siya sa LA Lakers kung saan pinapirma siya ng Exhibit 10 na kontrata rin. And tulad ni Valerio Bodon, noong pumirma si Fudge ng kontrata sa Lakers, kinabukasan ay binitawan na kagad siya. Again, ang plano nga kasi ay punuin ang kanilang G League team ngayon. Okay itong si Fudge mga idol kasi 6'9 to, ang haba sabay athletic pa. Kung mahahasa niya ang kanyang outside shoot na maging consistent, panigurado magiging serviceable na player to kung hindi man sa Lakers pero sa ibang team. Pero ngayon hindi pa kasi siya gaanong consistent eh. Maaaring magkaroon siya ng mala Robert Covington na role kung mahahasa niya yung kanyang shooting. Kyler Kelly ang ating susunod na player mga idol. Itong si Kelly ay isasama probably sa training camp roster ng Lakers, so kung walang balita na bibitawan siya ay baka makita natin itong maglaro sa preseason para nga po sa LA. At center din po ito in which nangangailangan nga rin po ng Lakers ng big man dahil manipis nga ang kanilang lineup ngayon sa mga bigs. Si Kelly rin po ang naungun sa blocks last season para sa G League, so hindi ito basta-bastang big man din. Kung sakali man nabitawan siya ng Lakers at pumunta nga sa South Bay Lakers, okay na addition din po itong si Kelly. Sunod ay si Quincy Olivari, rookie pa lang to at undrafted guard na naglaro na rin po sa summer league team ng LA, kampi ni Kanek pati ni Bronny. Ito medyo hindi ko po gets bakit siya ang inofera ng Lakers ng Exhibit 10 contract kasi hindi naman to nababal sa summer league eh. Sa 5 games nga po na pwede nilang ilaro, sa 3 laro lang siya pinasok at nag-average siya lang ng 8.7 points, 1.7 rebounds and 0.3 assists per game. Hindi rin maganda ang shooting niya, 34.6% overall at 30% lang po sa 3. Hindi ko siya minamaliit mga idol, no? Pero mas maganda pa ang inilaro ni Sean East na player din nila sa Summer League. Pero ang laruan ni kasi nito ni Olivari ay long bomber din talaga. Kahit na mababa ang mga porsyento, kumpiyansa pa rin kung bumitaw. Kaya baka kung plano nilang kunin sa G League to si Olivari, eh okay na weapon din niya sa guard position. Pero hindi ko siya nakikitang lalaro sa mismong Lakers team, at least sa regular season. Then yung pinakabeterana sa kanila, si Jordan Goodwin mga idol, ay kinuha rin nila sa isang Exhibit 10 na kontrata. Entering na to sa kanyang pang-apat na taon sa NBA at may total of 121 career games na sa liga. Guard din po itong si Goodwin na coincidentally ay nilaro ang best game niya sa NBA kalaban ang team niya ngayon na Lakers. Last season nangyari yan kung saan nagtala siya ng 23 points, 17 rebounds, 3 assists and 4 steals doon pa siya sa Phoenix Suns kasi olats yung team niya sa Lakers. Ito hindi naman ako basher, no, pero opinion ko lang din na mas magagamit pa actually itong si Goodwin kaysa kay Bronny sa ganitong stage ng kanilang karera. Expected na rin naman at naibalita na nga na more on sa G League lang din naman gugugulin ni Bronny ang bulto ng kanyang oras sa kanyang rookie season. And probably, makakasama niya si Goodwin doon kung mananatili ito sa Lakers at bibitawan siya.
Itong mga nabanggit nating players, mga idol, sina Fudge, Kelly, Valerio Bodon, Olivari at Goodwin, most likely pinaplano na rin ng LA na ilagay sa kanilang G League team. Pero syempre, kung ang ilan sa mga yan ay mag-i-impress talaga sa training camp at maganda ang ilalaro sa preseason games, matik, baka bigyan sila ng two-way spot. Pero hindi ko kasi nakikitang bibigyan sila ng roster spot kasi puno na nga po ang 15 na players ng LA ngayon at kailangan nilang mag-waive ng player in which lalaki pa ang gastos nila, lalo kung hindi naman ang guaranteed ang kontrata nila na yon. Kaya heads up na rin sa mga idol nating Lakers fans, itong mga players nito ang probably bibitawan din nila. Pasensya na rin pala kung napansin yung medyo nag-iba yung boses natin o pananalita. Bagong hugot kasi yung wisdom tooth ko eh. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch, mga idol. Ako ang nag-design itong mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info, idol. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang, idol, ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.